po yung mahirap. Paano pumasok pala si Ken sa grupo? That time po, nag-stop po ako sa study kasi po. Ewan ko paano pumasok sa isip ko. Sabi ko naman sa baba ko, pa, gusto ko po magpahinga muna. Sige, pa rin nga, tawag mo na anak. Tapos, ito si Josh. Uy, architecture student ka, di ba? Yes po. Supposedly, mag-aaral na po ako kasi that was, ano ata yun? March or April? March. So, magpapasok ka na rin po. Tapos bigla ako sinat na ito na ganito daw. Eh, sobrang na-intrigue ako sa, ayun nga, may gagawin daw po ganito. Eh, syempre ako, gusto ko din po kasi dati po sumasayo po kami. Sumasayo po ako, nagkakalaban po kami sa competition dati ni Josh. Sabi nila Stel. Tsaka. And si Pablo rin, kumakanta siya siya ng time na yun, sa competition din. So ayun, yung sinabihan ko lang po talaga, yung lola ko lang po yung nakakaalam. Tapos, wala ding pera, wala ding pera dun. Sabi ko, paano ba to? So, sabi ko sa kanya, la, utang ka muna kay, ano, kay tita. So, up until, ano talaga, wala talagang pera. So, si Josh yung sumagot muna lang, ano, ng plane tickets ko para makapunta dito. And, ayun po, fortunately, natanggap talaga ako. And sobrang grabe yung kaba ko kasi anong mangyayari sa akin, mag-work na lang ba ako after na ito? Kasi hindi sure eh. Parang iniwan mo yung buhay mo sa Cagayan. Opo, talaga, iniwan mo po talaga. And sabi ko, magkano dalawang pera nun? Ha? Magkano dalawang pera nun? 1.5 ata. 1.5 lang ang pera. Ano mo sa Manila? Naligaw pa po siya. Naligaw pa po ako. Yung 500 nun, binayad niya po sa taxi na sobrang lapit lang nung binyahe. Hindi nga, nanoko ka pa sa taxi. Nanoko pa po ako sa taxi. Inikot-ikot po ako. Tapos nandun lang pala ako. Sabi ko, dito lang ako nun ah. Tapos biglang bakit inikot-ikot pa ako sa malayo. Tapos umating ng 500 yung pamasahe ko. Tapos kumbano ng pera ako nun. Wala na. Tsaka yung ano po yung funny story pa, kasi sa Cagayan ba yung flight niya? Pero sa ibang lugar siya nagpunta. Sa Tumbanga. Sa Tumbanga. Bumiyay mo ng 8 hours. Bakit ka naman nagpa 8 hours ka po sa Manila? Sabi ko, kinatanong ko siya, sakit, Cagayan ka, di ba? Oo, pre. Okay, sige. Dito ko na po siya ng Cagayan to Manila. Tapos sa Tumbanga pa na siya. Tumbanga ako ng time na yung bumiyay. Tapos lang po ako. Ah, okay. So, pumunta mo po kong Cagayan para para mag-flight. 8 hours din po yung bus trip ko na grabe, sobrang layo. Grabe na ako pa. Pero sulit naman, di ba? Yes, po, sulit naman po. Balikan natin yung taxi story kasi kinuwento niyo sa akin to eh.